Sige, ano muna tayo sa kitchen? Come on. Dito wala tayong ilaw pa. Oo, kasi nilagay muna natin dito. Ayan siya. Ayan, sige, pasok. Ayan, so dito sa kusina naman, hula sa kamay. So yun, ganun pa rin tong countertop natin. as is pa yan, so wala naman change dito. Maliban lang dito sa, ayan, na skim coat lang to. So hindi pa yung pintura, ah. Skim coat pa lang yan. Ayan. Tapos, kisa may na-finish na din. Pero yung sa walls niya, ganun pa rin. Skin coat pa lang din yan eh. Hindi pa yan naka-finish na, or primer and finish. Tapos, yung electricals niya, ganun pa rin naman. Ito lang, yan. Screen. Ito, bali nagdi-debate pa kami kung ano gagawin namin. Kasi nga, ayan, naka-overlock to eh. Tingnan mo dito sa side. Makikita ba? Ayan, ito wall. Ay! Against the light. Against the sun. Dito na lang. Ikaw na lang. Ayan. So, ito kasi yung wall natin. Tapos, ayan. Naka-umbok kasi yung tiles, di ba? So, nangyari, ayan. May gap tuloy siya. Nakadikit siya sa wall sa taas. Pero, nakaangat siya dito sa tiles. So, nagdi-debate pa kami kung whether lalagyan namin ng screen to or hindi. Kaya lang kasi naman, ba? Bintana, paano nga naman yun? Pag binuksan mo yan, paano yung ma-set? So, pinag-iisipan pa namin kung anong gagawin namin dito sa screen na to. Oh, kasi malangaw yun. Oo, malangaw. And then, ayan nga. So, ito yung itsura niya. Nung screen natin doon sa labas, parang ganito din. Screen siyang buo, tapos may bukasan na siya ganyan. Para doon sa bukasan mo, ano? Jalousy na. Alright? Alright. Yeah. And then dito tayo sa kabilang bintana, pakita natin. So ganun din, same dilemma yung sa screen natin. Same issue. And then, ito yung sa bintana natin sa labas. So ano din siya, same reflective din siya sa labas and sa loob, hindi. Pinagkaiba lang nito, ito, makikita mo ba? Mag-focus mo ba? Ayan, meron siyang lock. Dito, tsaka dun sa taas. So bakit may ganun? Itong bintana na to, nabubuksan to. Nabubuksan yan ng, diba yan? Nabubuksan yan ng pagano, no? Magiging open yan ng buo. Yan. So, hindi natin ma-open kasi may dyaryo doon sa labas. Masisira yung mga dyaryo natin. So, dito meron yung bisagra. Yan. And dagdag ko pala, sige doon na lang sa labas. Mamaya, papakita ko yung sa may bintana. May papakita lang ako doon. Anyway, tapusin natin dito sa kusina. Yung sink, napakita mo na yung sink natin. Sink, napakita na natin ito before, pero napakita lang natin kung hindi pa nag-gumagana. So, mahina tubig ngayong oras na to. Pero nagbayad po kami. So, yan siya. Ang tulo niya pa ganyan. So, pwede natin palitan niya ng parang shower. Mahina ng tubig. Oo. And ayun, movable siya. Ayan. Gusto mo dito, or dito. So, nasa sa'yo yan. And then, nagpa-add si Ice ng parang, tawag ba dito? Bidet. Para siyang bidet, pero pang ano siya. Sink. So, ayan. O, kasi lagi ako naka... Alam mo yung mga faucet na andaling masira? Kakaikot-ikot mo. So, nag-decide ako na ayan na lang yung ikabit dyan. Kasi pwede rin ilagay dito yung ano eh, soap dispenser. O kaya yung mga nauuso ngayon na yung panglinis ng bottle na malakas yung pressure ng tubig. Pero mas gusto ko yan kasi movable siya. Movable siya. Kunyari, may dumi dito, pwede mong... Kaya kung may ano sa labas, spray mo na din. Pwedeng ganun, yun. So, meron tayong ganyan. And then ito, yun, may rock. Ah, pwede palang pandilig to, ha? So, yun siya, dalawang ano yan. Malaki, maliit. So, yun yung update dito. Tapos, ano pa ba? Yun lang, ha, dito. Hindi pa fix yung ilalim. Oo. Aside from that, yung flooring natin, natapingan na to from dati, kaya diba slope kasi ito eh. So, nalagyan na ng semento, pero hindi pa to finish. Kasi ipapantay pa natin yan doon sa labas. Kung natatandaan mo, nasabi ko kanina, diba na, nagdagdag ng semento dyan sa living and dining. So, ipapantay nila yan. Yun. And then, dito sa side na to, ayan. So, ready na yung bisagra natin dito. Bisagra? Ay, ano? Hamba.
Tsaka nabuo na yung wall natin. Semento. Tapos ayan, sinuuri natin yung ceiling. Ayan. So, ano lang din natin, bigyan na rin natin update. To lumang hamba namin to. So, nirelose lang namin dito. Sayang kasi, since hindi naman to parang lagi makikita ng tao. So, ginamit namin. And then, yung bukasan ng pinto niyan, pag-anon, palabas, pag ganito. Ayan. So, save ng space dito kasi pwede tayo maglagay ng storage or whatsoever. And then, dito na rin, update na rin natin. Kasi may pinto tayo dito, di ba? Ang gagamitin natin dito ang pinto, flash door lang. Nakaready na yan doon actually. Mamaya pakita natin. So, worry natin, baka mabasa, masira agad siya. Kasi, syempre, pwede, di ba, pag umuulan, yan, open kasi to eh. So, ginawa ni Kuya Eddie, naglagay siya ng flashing. Metal flashing ba tawag doon? Plain sheet. Plain sheet. Ayan, hanggang dito. So, yung ulan man niyan, kahit hangin niya pa ganun, siguro aabot siya hanggang dito lang. Hindi aabotin yung pinto natin. Ganun. And then, ito, ano na ito eh, finish na yung cement na ito. Pero itong part na ito, from here, ganun, rough finish pa. So, papa, ano rin natin ito? Yung... Nagbago yung isip ko eh, diretso na lang natin. Natural, nandiyan na rin. Tapusin na natin ang ganito. And yung isa pa, yun, mapapansin nyo medyo clear na rin dito. Yan. So ito, yung hinukay nila, di ba? Yan. Nire-ready na nila, pine-prep na nila para lagay na rin yung tubo. Kasi ang CR natin nandito. Ayun, yung drainage ng CR. Yan. And then yung kanal, pasok na, guys. Yan. Naalala nyo yung drain, yung issue ng leak do sa kwarto ng mga bata. Diyan yung kwarto ko sa mga bata. So, gumawa tayo ng kanal na sila. Hindi na rin natakpan. Padaanin na lang natin sila. So, yun. Lalabas yun sa ano natin, drainage. And ito na rin. Pakita na rin natin. So, yung screen natin nasa labas. At CR kasi ito eh. So, bakit nandiyan sa labas? Ayaw kasi namin matakpan yung... Sa loob. Sa loob, which is yung sa CR. Ang ganda kasi nung tiles natin doon eh. Saka magbubutas ng tiles para dun sa screw. Mm-mm. Baka mabasag pa. Mm-mm. And then ito rin, nandito na rin tayo, pakita na rin natin. Yung sa kwarto ng kids, pinakabitan natin yung slide up na bintana. Reflective din siya. Huh. And may screen din siya. Actually, magkabilaan yan, may screen din. Itong sa baba kasi nabubukas na bintana eh. So ito may screen sa baba. Slide up. Initially, sabi ko, gusto ko natataas tong screen. Ang ginawa nung nagkabit, nilagay niya na, Sealant. Sealant. So, hayaan mo na, gaya na lang. Kasi for emergency exit din yan. Oo, pwede rin yan for emergency exit. Ano, ipakita ko sa inyo yan dun sa kapila. So, yun yung update dito. Gagawin na lang dito, yan pa, ceiling, no? Mm-hmm. Tapos ito, finish na ito. Halos, tapos na rin to. Etong sa floor natin, ayan o, magkalayo yan, yung elevation niya, mas mataas to kaysa dito. Tapos yung ibang tiles, dito ko na lang pinapalagay. Oo. Yung dito. Planks. Ang dami natin, ano, kasi natin. Hindi, yung ano lang, yung brown, yung sa floor ng CR. Yan. Kasi hindi madulas yun eh. Yes. So yun, halos patapos na rin yan eh. Kusina, ceiling na lang ulit, saka ilaw. Oo. Ito sa kusina natin, halos tapos na rin to. Pintura na lang ng walls. And yan, finish lang ng wall na yan. Mm-mm. Tapos na yun. Tapos, okay na ba yung sa posture natin? Kaninang umaga, si Kuya Mando may ginawa na naman doon. So, I think, sana, ayos na rin to. Yeah. So, kasi, yun, bigyan na rin natin update. Kasi, nagli-leak. Pansinin nyo yun, parang basa. Kasi dinadaanan ng tubig. So, yun. Sabi naman nila, fix na. Hopefully, okay na talaga siya. Okay din na nag-uulan siya kasi oo. Bago kami lumipat. Diba? Nah. Lahat ng makita natin ngayon magagawa. Itong ceiling natin, finish na yan eh. Wala po kaming ilaw sa ano? Suggest kitchen. Kayo. Suggest po kayo, tas mag-sponsor na rin po. Ay, sliding ano rin pala natin, hindi pa nakakabit. So, pag natapos na si Kuya Melchi dun sa sliding natin, kakabit na natin yun. Yung mechanism ng slide door. Barn door. Barn door, yan. So, okay na tayo dito. Dito naman tayo sa hallway. So, yung hallway, mapapansin nawala na yung ano. Ibang kulay.
Kasi pinapinan din to ng semento. Kahapon dapat kami mag-update, kaya lang basa. Oo, silimento kasi to. Kasi noon, may mga talaga umbok-umbok yung set. Hindi kasi talaga siya even. Yun. So, tinarabaho nila yan. Binutas nila yan. Lahat. Binutas nila. Pero meron naman silang ginamit na ano tool. Yung parang chipping gun. Yan. Tapos, pinantayan ni Kuya Eddie yan. Pantay na yan. Yan. So, bago tayo pumasok dun sa mga kwarto, dito muna tayo sa CR. So, dito sa CR, wala pa naman. So, huwag niyo pansinin yung mga faucet. Yung mga faucet. Kasi nilagay lang yan. Kasi nga, di ba, working na yung tubig na ito. Yung mga linya ng tubig, nakakonect na yan. So, pag binuksak mo yan, so, ready na yan para dun sa ano. Pati yung bilhin natin, working na flash, okay na din siya. So, lahat ng water na dito, okay na. Ang kakabit na lang, ito. So, kanina pinalano namin, nagplano kami kung paano yung gagawin natin ito sa laboratory. So, surprise na lang yung pag nabubuna. Yung pag nakapataas and everything. Mm-hmm. Ayan, yung shower, ready din natin yan. Then, ito yung bintana natin. Yan, reflective din yan. Yung likod niya reflective. So, hindi ko alam kung sino titingin dun sa labas. Kasi nga, di ba, wall naman yung ano. Pero, para lang uniformity. So, yung mga bintana namin, ganyan lahat. Yan. And then, ayun, nalagyan pa ng outlet dyan for the shower. Ayun. Heater. So, yun. Ito yung update sa CR. And then, dito tayo. Dito muna tayo sa kabilang room. Yung guest room natin. Wala. So, wala so, update naman dyan. Ano? Tambak. Ayun yung flooring natin, vinyl. And then, dito naman sa office natin. Yan. So, ay, merong update dito. The door. Ayun, the pinto. So, ayan. Naka-burnish na siya. Naka-clear coat na rin siya. Hindi pa yung clear coat. Naka-clear coat na siya, pero wala pa siya nung top coat na yung super tinta. Na para maging parang plasticky yung dating niya. So, wala pa yun. Yun na lang lahat gagawin dyan. Actually, lahat ng pinto natin dito, naka-burnish na lahat. So, yung hamba kasi, ito, nagkamali kami ng bili dito eh. Parang hindi siya makita, no? Ang nabili kasi namin noon, may primer na puti na hamba. Kung alam lang namin, dapat wood lang din yung kinuha namin. Anyway, nandiyan na siya eh. So, yun. Saka mahal yun kung ulitin pa natin. Oo, huwag na. Ayan, dito tayo sa office. Oops, ingat sa may transit bell. Ayan, ito, isa to sa pinakamatagal na ginawa ni Kuya Eddie. Tuloy na ba to? Tuloy na ako. Ayan. So, ito ang pinaka-problematic according kay Kuya Eddie, yung floor. As in, ganun-ganun daw. Tapos mataas dito, pagano'n siya pababa. So yun, halos buong room na to, kinibag yung floor. And then ayan nga, naglagay na sila na semento. Pinantay na to. Ayan, so itong room na to, malapit na to matapos. Finish na dapat siya, kaya lang mag-retouch tayo ng pintura. Yes, retouch lang natin sa baba, pintura. And then maglalagay tayo ng baseboard bago natin latag yung vinyl. So yun, okay na dito. Tapos ito yung pinto nga rin, ganun din. Bagnis na, tsaka top coat. Medyo wala pang top coat. Ha? Top coat ata yung ano eh. Yan, wala. Super kina. Ayan, medyo dumungis lang dahil nga nagtipag tayo ng flooring. Ayun. Tapos, dito naman tayo sa room sa likod. Sa left and right tayo. Dito muna tayo sa left. So, unang ano pa lang, ayan, pinto. Varnish and coat. Kaya lang, ayan. Papa, balikan ko kay ano yan. Kuya Menchi, yung may mga puti lang. Ano yun? So, yata yan, o. Ayan, so papabanat natin yan. Then, pasok. Mga suki. Dito, wala naman dito nagawa. Kasi finish na dito eh. Wall natin, finish na. Na, fix na yung ano dyan. Tulo. Fix na. And wala na tayong leak. Mga kaibigan, ilang araw na nag-uulan, walang leak. Yun. Kasi, finally successful yung ginawa namin yung plan ni Kuya Eddie sa taas. Papakita ko sana kaya lang kasi mahirap na kumakit ngayon. So, mahirap siya kumanik. Pag may time ako, baka kahit ako na lang mag-video, tas ibigay ko kaya. Yun. May flashing na kasi doon. So, salun. Nalagay na. Yes. Ang ginawa ni Kuya Eddie, so explain ko na lang yung ginawa niya doon.
Basta ito yung bubong namin. Ito yung bubong ng kapitbahay. Pagano kasi yung bubong nila eh. Ito yung bubong namin. Dito sa gitna may gap. Yan. Ngayon yung alulod nila dito, butas na yung alulod nila. So nangyayari, umabasak lahat ng tubig at naiipon dito sa gitna ng bahay namin. Ngayon yung nag-leak ngayon dito. So ang ginawa ni Kuya Eddie, tinanggal niya yung alulod ng kapitbahay. Nilagyan niya ng flashing. Bali yung gap na yun, ano yun, metal flashing yun. Tapos, papunta yun doon sa alulod natin. Saka pinalitadahan niya yung likod, ang galing. Pinalitadahan din niya, kaya ayan, good na tayo sa room na to. And ito, pakita ko na lang din yung ating bintana. Ayan siya. So madumi lang siya, kasi nga, yung mga gumagawa. Ayan, hindi to reflective ah. Sa labas siya ah. Ayan, slide up naman to. Ayan, and then may screen siya. Kitams? Mm-hmm. Tapos dito, nag-decide kami na slide up ito when hindi jealousy. Kasi, kwarto to, tapos tulugan. Mas ano siya eh. Mas soundproof siya. Uh-oh. Saka, wala naman masyadong tatagusan yung hangin. Oo. Madalas aircon naman. So, yun, katulad sa aming dalawa ni Ice na madaling araw na kami natutulog. So, gising na yung mga tao sa labas, kami himbing po. May naglalako na. May himbing pala tulog namin nun. So, kailangan namin na medyo soundproof yung room namin. And for other reasons. So, ay, ito yung ano, hindi mo pinakalala. Ayun, yung screen dun sa aming bintana ko din. Eh, may mga pinto siya for dun sa mechanism. So, nilagay ko muna dito kasi dumudumi. Ito yung flash door natin dun sa kusina. Lalagay natin yun sa likod. Yeah. Ano bang lalagay natin dyan? Paint? Paint na lang yan. Ayun yun pa pala. Ang kulang na lang dito sa room na to is yung cabinet. Yun lang. Tapos flooring na kami. Pwede na mag-flooring. Okay? On to the next room. Dito naman, dito natutulog si Kuya Eddie. Sorry, nakapapakot. Meron siyang ano, para hindi mainit. Futon. Insulation. So, yung walls natin, finish na rin. Leaks natin, maayos na rin. Diba? Ayan, no? Wala nang leak. Eto, hindi yan leak. Bagong semento kasi ito. Ah, saka kulay kasi ng waterproofing. Oo. With, ano yan, waterproofing. Yan. So, halos bintana rin pala. Yan. So, ito yung screen na, ano, hindi, dapat siya natataas eh. Phoenix nung nagkakabit. Saka para paglilinisin din kasi sana. Kaya dapat natataas. Although, pwede naman daw siyang tanggalin. Pero for now, kapit na lang muna natin. Ayan siya. So, taas muna natin. Ayan. Kaya pala hindi gumagana ito. Naka-off pa dun sa main channel. Yeah. Scene lang ito nung kabila. Finish na rin. Pero, subalit, data po at meron akong problem dito. Kasi yung flooring, hindi pantay. Katulad nito, pag ganun siya. Tapos parang may nakangat. Ayun, crack na. May crack na, oh. So yun, malamang sa malamang, uulitin tong flooring. Actually, ako hindi ko masyado napapansin, pero ito, nararamdaman ko siya. Ito, mataas. Dito, sa natin. Saka ito, bago to, crack na to. Umangat yung flooring. Ayun, oh. Ayun, oh. Wala, kumalat. So, uulitin na naman to. Lalo na yung dito sa ito. Yan. Ito kasi nag-crack din yan. Ayun, no, nag-crack yan eh. Ayun, no, napasag na nga. Ayun, yung mga crack. Umangat yan, iba yung tulog. Wala, ang pao. Ang ginawa ni Kuya Eddie kasi, binuhusan lang yan ng purong semento yan. For remedy, kaya lang hindi uubre. So, uulitin tong floor nito. And hindi rin siya even. Ayun. Mas mataas to ako sa dito. Aside from that, so, for later update na lang itong floor na yan. Ayan, yung pinto natin, ganun din. Barbless na rin siya. And, gagawin na lang dito, papakintabi na lang. Ayan. Tapos, ang ating cabinet. Dito. Ayan. And then, ano pa ba? May dadagdag ka pa, Iris? Wala na, no? Ha? Ayun, so, meron pa ba Jonathan? Okay na, no? Ayun lang.
Bye-bye. Sorry sa tagal ng update kasi... Haba tuloy nung... Oo, ang daming ginawa rin kasi. Yan. Nahakot na rin natin yung mga tambak sa labas. So, baka next update natin, baka finish na tong bahay. Sana. Hopefully, ito na yung last update natin ng renovation. Empty house tour na. O, next video natin, sana house tour na. So, see you again next time. Bye-bye.